Okay? Ang Epeso Kapitulo 2, Talatang 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang kanyang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong pamang una. So sinabi niya dito na iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ando ang tinatawag na ministeryo o paglilingkod. Ikaw ay tinawag at pinagkalooban upang maglingkod. Sabi nga ng unang Tesalonika, Kapitulo 1, Talatang 9, sila ang nagsabi kung paano kayo tumalikod sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at naglingkod sa tunay na Diyos. Kailangang gumawa ka ng minsanang pagtatalaga na maglingkod sa Diyos. Napakaganda ng halimbawa ng mga taga-Tesalonika nang gumawa sila ng minsanang pagtatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagtalikod sa luma nilang buhay at mamuhay ayon sa bagong pananampalataya. Ang paglingkuran ang tunay na Diyos ang kanilang tugon sa kaligtasan na kanilang natanggap. Ang pagbibigay ng ating sarili sa paglilingkod sa Diyos ay isang natatanging handog at pagsamba na kanyang ikinalulugod. Ginawa ng Diyos ang pinakadakilang paglilingkod nang ibigay niya ang sarili upang mamatay para sa ating kasalanan. Hindi ba nararapat lamang na tayo ay magpakita ng lubos na pasasalamat sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya? Isang patunay na tayo ay sa Diyos kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon at tagapagligtas. Nagpapatunay din na tayo ay may tunay na pagkilala at relasyon sa ating Panginoon dahil sinusunod natin ang Kanyang nais na maglingkod tayo, sabi ni Jesus. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon kung hindi siya ang ating paglilingkuran. Kung hindi siya ang ating paglilingkuran, sino kaya? Sabi ng Lucas Kapitulo 4, Talatang 8, nasusulat, sambahin ang Panginoong ninyong Diyos at siya lang ang paglingkuran. Kaya mga kaibigan at sa lahat na makakapanood ng videong ito, italaga natin ang ating buhay na mayroong paglilingkod sa Panginoon. God bless us all.